May gata ka ba? Gawin natin yung special maha. Limang sakap lang at talagang panalo sa sarap. Kaya kung trip mo ang ganitong mga recipe, don't forget to subscribe and hit that bell at pakiclick na din ang all para lagi ka updated sa ating new recipe every week. Ito ang yung madiskarte, kwela at matipid na kusinera. And welcome to Ice No Bake Recipe. Ito commercial na gata ang ating gagamitin para effortless at pwede ma-stack ng matagalan. Ito sa isang pakete lang, 210 ml ito at ilagay lang natin ito sa ating pan. At maglalagay din tayo ng 2 cups ng water. Yan, 2 cups lang. Here. Then, isunod natin ang 1 cup ng powdered milk. Ito, pinakamurang brand ito at talaga namang nagpapa-improve ito sa lasa ng ating maha. Then, lagyan natin ito ng 1/4 cup ng white sugar. At kung gusto nyo ng mas matamis, dagdagan nyo lang ang sugar natin. Then, i-mix lang natin ito. Then also, we add a pinch of salt. Mix lang natin. At ito guys, maglalagay tayo ng 1 can ng corn kernels. I-drain muna natin ito. Then, ihalo na natin ang ating mais sa ating gata mixture. At ilagay na din natin ang ating cornstarch. So, ito, 1/2 cup ito para maiwasan natin ang lumps at di tayo mahirapan sa pag-mix. Mamaya ay haluan natin ito ng tubig. Yan, ilagay muna natin ito sa ating separate cup. Then, tunawi lang natin ito para maging liquid at madali nang i-blend sa ating gata mixture. Yan, pag smooth na, saka na natin ito ihalo. This way, walang mga lumps. Then, i-mix na natin ito ng mabuti. Ihalo. Then, atin na itong lulutuin over a very low fire lamang at continuous lang mga besh sa pagmi-mix. Yes, talaga namang nakakangalay minsan, pero exercise din yan mga besh. This way, di matusta ang ilalim nito. So, hanggang makuha na natin ang tamang consistency ng ating maha. Yan, at eto na, thick na yung consistency ng ating maha. Yan, at habang mainit pa, diretso na natin ito sa ating lalagyan. Ito, ilagay ko lang dito sa akin tray. Nilagyan ko lang ito ng dahon ng saging mga besh dahil wala lang, trip ko lang. Yan, mas masarap kasing tingnan ang kahit anong kakanin pag may dahon ng saging. Ito, kaya kung meron ka lang naman, well, gamitin mo na. At mas bongga ito pang negosyo dahil tingnan mo pa lang ay talaga namang sobrang nakakatakam na. At may sobra pa ako dito, yan. Ilagay ko lang dito sa isa pang lalagyan. At kung pangbenta mo, ilagay mo ito sa flat na tub or depende na sa diskarte mo. Yan mga besh, pantayin lang natin. And of course, kung gusto mong gawing special, pwede mong lagyan ng grated cheese sa taas or mani, depende kung anong preferred mo. Optional lamang ito, pero kahit walang toppings ay talaga namang panalo na ito sa panlasa mo. Yes! Ito na mga momshoes and sisteret ang ating special maha. And of course, refrigerate muna natin ito bago i-serve o ibenta. Kaya kung may gata ka, try mo na. For sure, babalik-balikan mo ito dahil panalo ito sa sarap at talaga namang di nakakaumay ang lasa nito. Yan, at kung bago ka pala sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang ating notification bell para ma-notify kita sa ating next recipe. Again, my name is Ice. Thank you so much and enjoy cooking. God bless!